أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ang sagot po doon, required po ba sa isang Muslim na mag-asawa lang ng Muslim? Ang sagot, kapag babae ang Muslim, required siya na lalaking Muslim lang na lalaki yung pakakasalan niya. Okay, sandali, alam ko yun, malam ko masasabi niya yun. Bakit kayo naman, babae lang kayo, ha? Diba? Okay. Pangalawa, ang lalaking Muslim ay pwede siyang mag-asawa ng hindi Muslim sa kondisyon na dito lang sa dalawang uri ng babae ang pakakasalan niya. Ano yung dalawang uri ng babae ito? Yung tinatawag naming people of the book or ahlul kitab. Ano yung ahlul kitab? It's either siya ay Christian or Jews. Mga Hudyo. Meaning, aga ako lalaki at meron akong nagustuhan na babae, kung siya ay Christian, okay lang, pwede ko siyang pakasalan. Diba? Kahit hindi siya mag-Muslim. Kahit hindi siya mag-convert, walang problema. Mananatili siya sa Christian, Muslim ako, okay lang. Pero kapag halimbawa, Chinese, Buddhist, hindi man siya people of the book, Buddhist or Hindus, or basta wala siya dito sa dalawa. Or else, kahit siya ay Buddhist or Hindus, mag-Muslim siya. Pwede. Mag-convert, good. Pero kung mananatili siyang Christian, pwede, basta Christian siya. Pero pag mabigyan ng konting kasagutan. Sige. Yung iba pa po, nagtatanong. Sige, yes. Yes. Magandang tanong. Ang Muslim po ba required na mag-asawa lang ng Muslim? O baka may tatanong kayong iba pa, ang Muslim po ba bakit maraming asawa? Okay, yun ang tanong ninyo. Yes, brother. Okay, ito parang pareho lang ang inyong ano, may similarities. Okay. Ang sagot po doon, required po ba sa isang Muslim na mag-asawa lang ng Muslim? Ang sagot, kapag babae ang Muslim, required siya na lalaking Muslim lang na lalaki yung pakakasalan niya. Okay, sandali. Alam ko masasabi niya yun. Bakit kayo naman, babae lang kayo, ha? Diba? Okay. Pangalawa, ang lalaking Muslim ay pwede siyang mag-asawa ng hindi Muslim sa kondisyon na dito lang sa dalawang uri ng babae ang pakakasalan niya. Ano yung dalawang uri ng babae ito? Yung tinatawag naming people of the book or ahlul kitab. Ano yung ahlul kitab? It's either siya ay Christian or Jews. Mga Hudyo. Meaning, aga ako lalaki at meron akong nagustuhan na babae, kung siya ay Christian, okay lang, pwede ko siyang pakasalan. Diba? Kahit hindi siya mag-Muslim. Kahit hindi siya mag-convert, walang problema. Mananatili siya sa Christian, Muslim ako, okay lang. Pero kapag halimbawa, Chinese, Buddhist, hindi man siya people of the book, Buddhist or Hindus, or basta wala siya dito sa dalawa. Or else, kahit siya ay Buddhist or Hindus, mag-Muslim siya. Pwede. Mag-convert, good. Pero kung mananatili siyang Christian, pwede, basta Christian siya. Pero pag mananatili siyang Buddhist, hindi pwede. Okay, so, ulitin po natin. Ang babae, hindi po pwedeng mag-asawa ng hindi Muslim na lalaki. Pag may Christian, usually ganun lang ginagawa eh. Pag may babae, Muslim, tapos lalaki, minsan pag gustong-gusto talaga, walang paraan, magko-convert yung lalaki. Ngayon, minsan ginagamit yung Islam dahil lang doon. Pero hindi naman kami nagiging masyadong judgmental dyan. Kasi bakit? Malay natin, ginamit lang ng Diyos yung pamamaraan ng asawa para makapag-convert siya sa Islam. Pero lately, magiging matuwid din siyang Muslim. Kasi bakit? May makaraming history ganun. Nag-asawa siya dahil gano'n, tapos nag-aral siya ng nag-aral, naging matuwid siyang Muslim. So, pinapaliwanag lang namin kung
dapat hindi nyo gagamitin ang Islam para lang makapag-asawa kayo ng marami, sabi nila. Marami. Dali, sandali lang sir, ulitin ko. Yung lalaki naman, pwede siya, basta, doon sa people of the book, Christian o hindi kaya Jews. Okay? Ngayon, ang tanong, bakit, babae lang ang sinasabihan ninyong mag-asawa ng ano, ng hindi Muslim? Kasi ganito ang wisdom dyan. By the way, ang sinasabi ko lahat, hindi galing sa akin nakaturuan, hindi galing sa mga Muslim, kundi galing ko sa Diyos. Yung batas ko, yung Quran, yung pong salita ni Allah, doon po namin kinuha yan lahat. Hindi po namin gawa-gawa yan. Bakit po namin pahihirapan yung sarili namin kung hindi naman nakalagay, di ba? Para bang yung sa pagkain ng baboy, bakit yung mga Muslim, bakit hindi ko makain ng baboy, ang sarap-sarap ng baboy? Sino ba kaya kumain ng masarap? Di ba? Ba't namin pahihirapan kung pwede naman pala? Di ba? Eh kaso hindi eh. Inutos ng Diyos eh. Sinabi niya eh, wisdom ko bakit di pwede. Kaya di namin kakainin. Naku, ano yun? So, yung ibig sabihin nun, bakit ang babae hindi pinahihintulutang mag-asawa ng hindi Muslim na lalaki? Una, dahil ipinag-utos ni Allah sa Quran. Pangalawa, dahil mahal namin at gusto namin protektahan ang aming mga babae. Bakit? Kasi usually, kapag nag-asawa siya ng hindi Muslim, kapag sila'y nagsasama na, sino ba usually ang nasusunod? Maliban sa mga under desire, ha? Yung mga ano, kontrolado ng misis. Diba? Pero usually, sino ba talaga yung, diba, kaya nga tawag sa kanya haligi ng tahanan, diba, ang lalaki? Kung si siya yung tinatawag na kumbaga padre di pamilya. Kasi yung lalaki, usually yung nasusunod. E paano yan? Kapag halimbawa yung asawa mo umiinom ng alak, isa-is ng bawal, e kumakain ng baboy, pupunta sa simbahan, ano, paano yung gagawin ng babae? Diba? Usually, sumusunod. Susunod. Babae, mahina eh. Hindi ko naman sinasabing mahina. Pero ang ibig kong sabihin, iba talaga ang pagkakakreate. Ang creation ng Diyos sa lalaki at babae, iba. Hindi mahina as in mahina. Ibig kong sabihin ng mahina, iba yung kanilang emotional emotion, the way they think, di ba? Yung kanilang, iba lang talaga sila. Kasi iba naman talaga ang pagkalikha sa atin ng Diyos, di ba? Kayo nanganganak, kami hindi nanganganak. Diba? May buwan ng dalaw kayo, kami wala. Diba? At napakarami pang ibang iba talaga, lalaki at babae. Kaya ganun, dahil pinoproteksyonan po namin yung aming babae. Baka po, maligaw siya, makuha siya, madala siya doon sa pananampalataya ng kasawa niyang hindi Muslim. Kasi bakit? Diba? Usually, si ang lalaki ang nasusunod sa tahanan. Okay? Huwag niyo pong isipin bias yun. Bias, in a way, baka iisip niyo. Pero walang bias kapag inutos ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, walang bias doon. Inutos niya eh. Ang wisdom behind, malaman natin doon hindi, sabi niya eh. Di ba? Sino ka ba para tumuway sa batas ng Diyos? Yes.